Kadalasan nating naririnig na ang paghihiganti ay walang maidudulot na mabuti. Tama nga naman. Ngunit may mga pagkakataon na hindi paghihiganti ang ating nais, pagkus ay ipagtanggol lamang ang ating mga sarili. Ngayong linggo ay ating sisilipin ang makasaysayang pagtatanggol ng ating mga bayani sa Pilipinas sa pamamagitan ng wika at ng kanilang panulat. Magandang araw, Luis and James! Ako nga pala si Mr. Marvin Talosig, ang inyong magiging lektor sa sesyong ito. Bago ang lahat, atin munang pasalamatan ang Poong May Kapal na may likha ng lahat ng buhay sa mundo. The Luisian Prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O God, wellspring of goodness and blessings, we give you thanks and praise as one Luisian community. The graces you incessantly grant upon us and your divine providence have sustained our beloved university throughout the years of mission and excellence. Having been founded by the Congregation of the Immaculate Heart of Mary, we pray that you keep us committed and dedicated to our mission and identity to serve the Church and the society, as we become living witnesses to the gospel values proclaimed by Jesus. For if we are steadfast in our good and beautiful mission, our works will bring success not only to ourselves but also to those whom we are bound to love and serve. Inspired by Saint Louis, our patron saint, who was filled with a noble spirit that steered him to love you above all things, may we also live believing that we are born for a greater purpose and mission as we dwell in your presence all the days of our life. Grant all these supplications through the intercession of Mother Mary and through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Unahin natin sa panahon ng propaganda. Sa panahong ito, maraming Pilipino ang nagkaroon ng matinding damdaming nasyonalismo. Lumabas ang kanilang natatagong pagmamalasakit sa bayan dahil sasawa na silang maapi at ayaw nilang makitang inaalipusta tayo sa sarili nating teritoryo. Dahil sa pagnanais na lumaya, matatag at maingat na ginamit ang panulat bilang sandata sa unti-unting paggising at pagpapamulat. Matatag sapagkat maraming edukadong Pilipino ang nanguna sa pagtuligsa sa kalupitan at kawalang hustisya ng mga Espanyol. Nasabi rin ito ay maingat na hakbang dahil ito ay patago. Ang mga manunulat na ito ay gumamit ng kanilang sagisag panulat o pen names upang itago ang kanilang identidad. Ang nanguna sa hakbang na ito ay sina Dr. Jose Rizal, Graciano Lopez Haina at Marcelo H. Del Pilar na kung ituring ay isa sa mga prinsipalya o yaong mga taong nakapag-aral. Sa katunayan, nagtungo pa sila sa ibang bansa upang kumuha ng karunungan. Sa panahong ito, maraming akdang na isulat sa wikang Tagalog. Ang pangunahing paksa ng kanilang isinusulat ay pawang mga akdang nagsasaad ng pagiging makabayan, masidhing damdamin laban sa mga Kastila, paglalantad ng mga makabuluhang impormasyon at malubhang kalagayan ng mga Pilipino sa sariling bansa. Dahil nga naging maingat at patago ang kanilang pag-aaklas, naging tahanan ng mga babasahing propaganda ng mga Pilipino ang iba't ibang pahayagan sa loob at labas ng bansa tulad ng Diyaryong Tagalog sa Maynila at La Solidaridad sa Espanya at iba pang mga polyeto at aklat. Hindi lamang sa panulat nagsikap ang mga propagandista, bagkus gumamit din sila ng mga dulang panlansangan at pantanghalan tulad ng Aninong Gumagalaw, Carillo, Sarsuela at Balagtasan na ang tanging paksay pagkamakabansa, pagpapahalaga sa kalayaan at karapatan sa sariling bayan. Kahit gaano man kaingat ang ginawang hakbang ng mga Pilipino,
sa kasamaang palad, natuklasan ng mga Kastila ang ganitong hangarin ng mga Pilipino, kaya lalong naghigpit ang sensura permanente ng mga Kastila. Pinaghahanap ang mga propagandistang manunulat, ang tatlong paring sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na kilala natin bilang Gomburza ay binitay ng mga Kastila sa pamamagitan ng garote sa salang pamumuno sa mga propagandista at paglabag sa batas ng mga Kastila. Sa ganitong pangyayari, sumiklab ang politikal at literaturang paghihimagsik ng mga Pilipino at tuluyang tinuligsa ang mga Kastila mula sa panrelihiyong akda tungo sa pandanghalang panitikan at lubusang binuo ang mga panitikang makabayan at pagmamahal sa inang bayan. Pagkatapos ng isang madugo at makasaysayang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas na tumagal ng hindi humigit kumulang 333 taon. Ngayon, isa na namang kolonisasyon ang naganap sa Pilipinas at ito ay sa panahon ng mga Amerikano. Dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas taong 1898. Ngayon, kung mayroon man silang pinakamahalagang ambag sa Pilipinas, ito ay ang pagkakaroon natin ng pampublikong paaralan. At sa pampublikong paaralan na ito, ginamit nila ang wikang Ingles bilang wikang panturo. Sa panahon ng mga Kastila, pinagkaitan tayo ng edukasyon. Ngayon sa panahon ng mga Amerikano, marami ang naging sabik sa edukasyon at sila ay nagpunta at nagdagsaan sa mga bagong bukas na paaralan. Itinakda ng Preamble of Jones Law noong 1916 ang kalayaan ng Pilipinas kapag mayroon ng matatag na anyo ng pamahalaan. Dahil nakikinita ng lahat na literasiya at wikang panlahat ang nagiging batayan ng isang matatag na gobyerno, minabuti ng mga Pilipinong leader na magampanan ng Ingles ang hinihingi ito ng naturang batas. Ang wikang Kastila ay tuluyang nanamlay sa pagpasok ng mga bagong opisyal na wika, ang Ingles at Filipino. Dahil dito'y napadali ang daloy ng kaisipan at kaunlaran at ang epekto ng impluwensyang pangkalinangan ay mapapatighaw sa kalooban ng mga Pilipino upang kalabanin ang bagong kapangyarihang kolonya. Lumipas ang panahon at isa na namang bagong kolonisasyon ang naganap sa ating bansa at ito ay sa panahon ng mga Hapon. Ang panahon ng Hapon ay ang itinuturing na gintong panahon. Bakit? Dahil sa panahon ng mga Hapon ay sumibol ang panitikang Pilipino sa bansa. Ipinagbawal ng mga Hapon ang pagsasalita at pagsusulat ng wikang Banyaga, partikular na ang wikang Ingles. Sa panahon ding ito, naging malaya ang mga Pilipino sa pagsulat ng kanilang mga panitikan na kasama ang kanilang kultura at mga paniniwala at kaugalian. Sa panahon ding ito, napansin ang pagtuturo ng wikang pambansa. Ngunit pagkaraan ng Hulyo 4, 1946, noong nagkaroon tayo ng kalayaan, ang suliranin tungkol sa paggamit ng wikang pambansa at wikang Ingles ay hindi na gaanong pinapansin dahil sa mga suliraning pang-ekonomiya na dapat munang asikasuhin lalo na at katatapos pa lamang ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kainitan ng panitikang Pilipino mula noong 1935 hanggang 1941 ay biglaang nanlamig sa pagdating ng mga Hapones sa Pilipinas. Ang kalayaan sa pagsulat ay nahalinhan ng takot. Sino nga ba naman ang magsusulat at makasusulat sa mga panahong ang hanap ng mga tao ay kaligtasan sa kamay ng mga Hapones na balita sa kalupitan? Nagsara ang mga palimbagan maging Ingles o Tagalog. Subalit pagkalipas ng ilang buwan, pagkatapos pumasok ng mga Hapones ay pinahintulutan ding buksan muli ang lingguhang magazing Liwayway sa pangangasiwa ni Kenichi Ishikawa, isang Hapones na may malawak na kabatiran sa layunin at tunguhin sa panitikan. Dahil sa labis na kagalakan ng mga manunulat, sumunod na rin binuksan ang pahayagang Taliba. Ang panulaan sa panahong ito ay nagkaroon ng karagdagang anyo, ang malayang talugturan o ang free verse.
Lumabas rin ang ilang tulang Tagalog na nahahawig sa haiku ng mga Hapones. Umunlad ang wikang Filipino sa panahong ito dahil napilitan ang mga manunulat, lalo na iyong nagsusulat dati sa Ingles, na magsulat sa wikang Filipino dahil nga ipinagbawal ng mga Hapones ang paggamit ng wikang Ingles. Isang madilim na karanasan ang ating sinapit mula sa mga mananakop. Ngunit isipin na lang natin na ang mga iyon ay pawang mga alaala na lamang. Ang mahalaga ay natulungan nila tayong humubog ng ating sariling kultura.